magandang araw. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang pagtatanim ng strawberries sa container or sa paso. Itong strawberry po natin na itatanim or i-replant is nabili po natin through online at na-deliver sa atin sa pamamagitan ng LBC. Maganda naman yung kondisyon ng strawberry natin na nabili. Dalawang klase po, no, kung paano magtanim ng strawberry sa pamamagitan ng seeds nito or buto at sa pamamagitan ng tinatawag natin na runner or yung daughter plant ng strawberry gaya ng itatanim natin. Tara, simulan na natin maglipat ng strawberry. Una sa lahat, pagka-receive natin ng strawberry natin, ibabad muna natin ang ugat nito sa tubig at least 4 up to 10 hours bago natin itanim sa paso. Pinapayo ko pala, once na na-receive natin ang strawberry natin, ay ibabad na natin agad dito sa tubig para makarecover agad dito. Iwasan din natin ang babad sa tubig yung crown ng strawberry natin. Ugat lamang ang makababad sa tubig. Yung crown na tinutukoy ko ay yung pinaka-center stem ng strawberry. Ito pala nabili natin na strawberry is may mga flowers at bunga na. After natin ibabad sa tubig, itanim natin ito 4 PM onwards. Yung wala na pong araw o init kapag maglilipat na tayo sa paso. Ang variety ko pala nito ay kingberry. Ito yung uri ng strawberry na pwede sa lowland. Kahit hindi kalamigan ay pwede siya. Sunlight exposure ay pwede naman, mas maganda rin ito para iwas din sa fungus sa soil. Ang gagamitin natin na soil ay yung tinatawag nilang loam soil. Ito ay pinaghalong garden soil, vermicast, rice hull, at coco peat. Ready mix na po ito na nabibili sa mga nagbibenta ng halaman. Ang importante, ang gagamitin natin na lupa ay yung tinatawag na well-drained soil, gaya nito. Combine of loam soil and sandy soil ay pwede rin natin gamitin. Gagamit din tayo ng paso or container na meron kayo na tamang-tama lang ang laki para sa strawberry natin. Siguraduhin lang natin na may mga butas ito para hindi mag-stop ang tubig sa strawberry natin. Ang gagawin lang natin, una, lagyan natin ng katamtaman na dami ng soil sa paso natin. Saka na lamang natin ito dadagdagan kapag kulang pa. Sa paglalagay natin ng strawberry sa soil ay siguraduhin natin na tama lang ang lalim nito. Iwasan natin na matabunan lupa ang ground. Dagdagan pa natin ng lupa kung kinakailangan. Tanggalin na natin ang plastic. Ingatan lang din po natin ang pagtanggal nito upang hindi masaktan ang strawberry natin. Ito po pala yung crown na tinutukoy po natin. Higit sa lahat, pag magtanim tayo, huwag ilulubog ang crown or center stem ng strawberry. Yun ang madalas na ipinamamatay ng strawberry natin. Tamang roots lang ang ibabaon or ilulubog natin sa soil. I-press or isiksik din natin ang lupa kung kinakailangan.
double check lang natin kung hindi natabunan yung pinaka-crown ng strawberry natin. Ito po yung picture ng tamang paglulubog sa soil ng strawberry natin. Tandaan, hanggang dyan lamang po sa soil line. After po natin itanim, bibiligan na po natin. Isiksik din natin ang soil kung kinakailangan habang binibiligan natin ito. After ng pagtatanim natin, ilalagay muna natin ang strawberry natin sa dibdib o sa hindi naarawan. Sa loob ng 7 hanggang 10 araw. Huwag munang paarawan. Diligan natin ito every other day. Kapag basa pa ang ibabaw ng lupa, mas mainam na every 2 to 3 days. Dahil ito hindi naman naiinitan. Iwasan lang natin na mabasa ang puno o yung crown, pati mga dahon nito. At saka ang strawberry, hindi naman ito mahilig sa sobrang tubig. Mas mabubuhay ang fungus sa wet soil na madalas nasanhin ng pagkamatay ng strawberry. Magdagdag din pa tayo ng lupa kung kinakailangan. After natin itanim, mapapansin natin na matamlay sila or lanta o bagsak ang mga dahon. Normal lang ito dahil na galing pa sila sa shipment. Wait lang tayo ng mga 2 to 3 days at sisigla ulit sila. Basta shaded muna natin sila. Huwag na huwag muna natin paarawan. I-cut na rin natin no, yung mga sirang dahon, yellow or brown ang kulay. Pati na rin yan, no, yung bunga o yung mga flowers na brown na rin para hindi na makaagaw ng sigla sa ibang healthy leaves. Ingatan lang natin na hindi masaktan ang crown. Hanggat maaari, ang pag-cut natin ay malayo sa mismong crown o pinakapuno. After 3 days, makikita na agad natin yung improvement ng strawberry natin. Almost hindi nalanta ang mga dahon nito, mapapansin natin na tuloy-tuloy ang magandang progress ng strawberry natin. Sa muli, tandaan lang natin lagi nating protektahan ang crown ng strawberry natin. Diligan lang natin sila kapag tuyo ng lupa sa ibabaw nito, mga 2 to 3 days ang pagitan ng pagdidilig natin. Salilin muna sila sa loob ng 7 hanggang 10 araw, huwag munang paarawan. After 15 days, pwede na natin itong applyan ng fertilizer. Hanggang dito na muna tayo sa ating strawberry. Palike na lamang po ang ating video at subscribe na rin para ma-update kayo sa next pa nating video regarding sa updates ng ating strawberry. Salamat po sa panonood!